Hello guys, good evening. Ito katatapos ko lang kumain. Katapos ko lang mag-dinner dito. So, busog na. So, bagong lahat ako ay labis na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa mga subscriber ko. Ako po ay nakalamba. 105 lang kasi ako dati. Since nung nakapokus na ako, since nung mag-lockdown, noong April 7, ay doon ko lang natutukan yung aking, so, mayroon ay 393, mayigit na 280 yung aking naging subscriber sa loob lamang ng isang buwan na. Wala pa naman isang buwan, mag-isang buwan pa lang sa May 7. So thank you sa lahat, medyo talagang po napakahirap at talagang masalimuot po, lalo na pag natatanggalan ka ng mga subscriber na nababawasan yung bilang mo. Pero huwag tayong gumibap, tuloy-tuloy lang. At saka tulad ng sabi ko, lagi na lang natin tandaan na yung palisiya. Karoon tayo ng time watch para sa panonood. Tapos kapag tayo ay magsa-subscribe ng transaction natin, iwasan natin yung maraming salita. Kumari walang period, kumari walang mga question mark, kumari ay walang mga images. At saka yung kung may mga nagme-message din sa inyo, yung Portly? Sabi niya, ang kanyang message ay love it. Eh, may nagsabi sa akin na yun ay hacker. So, pag may nag-message sa inyo sa mga videos niyo, i-delete niyo lang kasi nagnanako ng ano yun, ng subscriber at saka time watch. So, pag naka-resig, tanggap ko yun ang message na may ganun Portly o ganun. I-delete nyo kagad. English siya. Sabi lang sa inyo, love it. So, huwag nyo siyang i-subscribe. So, delete nyo agad siya. Para hindi siya maka-forwisyo. Kasi sabi niyo, may nagsabi sa akin na isa rin YouTuber, isang vlogger na yun ay isang hack. Bolt hacker yun. So, kapag nakatanggap po kayo ng message na Portly, ganun. Delete niyo pala po niyo agad yun kasi baka may mangyari pa sa inyong subscription niyo, mga subscriber niya at sa time watch niyo. So thank you sa lahat sa mga taong naging subscriber ko. Sana huwag kayong magsawang panoorin niyo ang video. At saka nais ko na rin magkaroon ng good vibe kasi kanina natatawa ko dun sa video na panood ko. Doon sa kung saan nagbigay ng advice si Aka Romy Diaz sa ating lodi ng pandemic na si Serpens Leo Marcos, na talaga namang hindi ko mapigilan, hindi matawa. Yun nga yung good vibes eh. Lagi lang sabi nga, lagi ka lang sana magkaroon ng smile, huwag masyadong ma-stress. Huwag masabi ma-stress si Sir Francis. Sir, huwag mo itindihin yung mga bano mo, yung mga basher mo na hindi lang yun sa inyo kasi po okay kayo. Bako kayo Sir Francis, kaya naiingit lang yung mga tolonggis na yun. Pag may napansin ninyo, nagpapasikat lang yun. Kasi sikat na kayo eh. Actually, kayo ngayon ang sikat sa YouTube eh. Lagi na lang nakikita yung mga video niyo. So sana ay magustuhan niyo itong i-attach ko rin itong video. Panoorin niyo to si Ata Romy Diaz na si Elwin Shiar, ang kanyang pangalan. God bless mga ka-YouTuber at God bless sa mga subscriber ko. At saka magsasubscribe pa, huwag niyo akong kalimutan, mag-bell po kayo, subscribe and bell. Bye bye, take care. Ha 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 ha!
Paring Francis Leo Marcos, kumpadre. Pasensya ka na, ngayon lang ako wala patawag ulit sa'yo. Alam mo naman nga, busy-busy rin ako dito sa aking asyenda. At napakarami natin tinutulungan. Oo nga. Alam mo eh, nabanggit nga sa akin yan ang aking 88 sekretarya. Na marami na namang gumugol sa'yo. Marami na namang bumabatigos. Mga walang kadala-dala. Mga mahinang nila lang yan. Oo, Panyaro. Kaya nga eh. Nakakainis. Talaga nainis na naman ako eh. Kaya lang eh, wala tayong magagawa sa mga taong ganyan. Sa mga taong mahinang nila lang. Oo, pare. Panyaro. Huwag kang mag-alala dyan. Tuwa ko sa'yo, pare. Huwag mo nang pagpapansinin yung mga yan. Mga ingit lang yan. Alam mo, maganda yan. Tulungan natin. Oh, tulungan din natin. Tabunan natin ng 10 tenoladang bigas. Ewan ko lang kung makaahumpay yung mga yan. Puro dakdak ng dakdak. Ngawa na ngawa. Mga wala naman pinaggagawa. Oo nga, Panyaro. Naintindihan ko. Naintindihan kita. Alam ko naman na pagod na pagod ka na rin tapos ganyan pa. Yan. Tama. At saka nga pala, Panyaro. Natatanda mo ba yung sinasabi ko sa'yo na balang araw makakagagta na ako ng tulong sa'yo? Isang salita mo lang. Makahanda ang mga bata natin. Napakarami kong bata rito. Mga walang pinagagagawa. Oo, marami akong bata dito. Sa mga grade 6 hanggang grade 1, mga bata ko yung mga yan. Panyaro, tata, huwag ka mag-alala. At nakaukit na sa istorya ng Pilipinas ang iyong mga ginawang kabutihan. Isa kang hero, kaibigan. Panyaro. Na sige. Basta makikilala ka lang. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Yan ang gusto ko sa'yo. Kung gusto mo mamahinga, itong aking Hacienda de la Vega ay bukas na bukas sa'yo. Anytime, anywhere. Basta gusto mo lang, kumasyal ka lang dito. Oh, walang problema. Kahit ipasundo kita ng 94 kong helicopter. 140 ang bodyguard. Yan, ganyan nga pare. Ganyan nga. Yan, tumawa ka. Pare Francis, basta mapapayo ko lang sa'yo. Huwag ko lang pagpapasinin niya mga yan, ha? Kapag ako hindi nakapagpigil. Alam ko, Panyaro, alam ko. Huwag ka na malungkot. Tumawa ka na lang. Eh, alam mo naman yung kalungkutan, nakakapangit yan eh. Sayang natin mga gandang lalaki. Kung papatulan natin yung mga yan. Oo, pare. At alam mo naman, saksi rin ako. Ako nga, isa sa natulungan mo na isang daang sako ng bigas. May pinabundbund natin dito sa aking mga kababayan na maraming natulungan. Okay talaga, Panyaro. Totoo sinasabi mo. Na kahit tumutulong ka na, may mga bumabatikos pa. Eh, ganun lang talaga yon. Alam mo naman ang kasabihan ko. Kapag binato ka ng bato, batuhin mong bahay! Sige, pare Francis. Pare Francis Leo Marcos, mag-ingat ka palagi at anytime, nandito lang ako sa tabi mo. Oo, kaibigan. Kaibigan tunay. Sige, kaibigan. Maraming salamat at mag-ingat ka dyan. Salamat, sige.